Welcome back again to another video. So for today's video, as you can see on the title, pag-uusapan natin itong bagong-bago, wala pang nakakapag-review na product na pinadala sa akin ng YesStyle. Actually guys, pinadala na to sa akin I think a month ago, pero hindi ko talaga siya agad-agad nagawa ng review kasi nag-alat talaga ako ng time guys sa aking skin na makapagpahinga muna siya, makapag-prepare muna siya bago ako mag-switch ng bagong skincare. Napaka-importante niyan guys, lalo na kung katulad kita na mahilig talagang magta-try ng kung ano-anong product. Kasi kung hindi mo ipapahinga yung skin mo or mag-aalat ka ng time para sa kanya, at least 1 week or 2, pwede siyang mag-create ng damage, breakouts na talagang ayaw nating lahat, diba? So ayan, ang dami kong sinasabi. Let's move on to the product that I'm talking about. Wow, English. So, ayan. This is the Snail Truecica Miracle Repair Starter Kit. So, as you can see on the box, very minimalist lang siya and very informative, guys. Ayan, dito pa lang sa front ng box is makikita mo na lahat ng information na gusto mong malaman dito sa product. It contains gel cleanser, toner, serum, and cream. Naka-step by step na. And dito sa taas ng box is makikita na rin kung ano yung kiniklaim ng product, which is I really really love kasi wala lang kung ano-ano mga sinasabi, kung ano-anong label, kung ano-anong Kemberlu or Eklabu na nakalagay. Ayan, naka-drawing lang siya and ayan, direct to the point na. It has pH balancing, moisturizing, skin barrier, and calming. That's it guys, diba? Tapos dito lang is nakasulat lang, of course, SOMEBYMI Snail Remarkable Skin Transformation from Natural Ingredients. Formulated without 20 ingredients, contains the natural extracts and completed dermatologist tests. At the back of the box is written siya in Korean. So, hindi naman ako marunong magbasa ng Korean. Nag-research na lang ako, guys. Kasi I think itong mga nakasulat na to is product description and features ng bawat product. So, yung mga na-research ko, guys, about product description and features, ilalagay ko na lang si description box kasi medyo mahaba-haba. Eh, baka abutin tayo ng bukas kapag diniscuss pa natin yun, ano. So, ayun guys. Tapos, naka-stamp lang dito sa side ang manufacturing date and also yung expiration date, which expires on 2023. So, medyo matagal-tagal pa. So, ayun, based on my research about Snail Truecica, syempre, dapat mag-research din tayo about sa product bago natin sila gagamitin, di ba? Dapat kilala muna natin kung ano bang meron dito. So, yung Snail Truecica has a dual functional, which is whitening and anti-wrinkles. Tapos, meron pa siyang 890,000 ppm that contains black snail extract and also Truecica. So, ano ba yung dalawang yun? Yung black snail extract will help to repair our damaged skin, while yung Truecica naman can soothe our skin and also nakaka-strengthen talaga siya ng skin barrier. So, imagine mo guys, pag pinagsama mo silang dalawa, boom! Diba? So, i-open naman natin ngayon yung box. And as you can see, kung ano yung naka-drawing dito sa box, is ayun na din agad yung makikita mo dito sa loob. Ito yung packaging niya, guys, di ba? As I was saying, very minimalist lang siya and wala na siyang instruction dito. Kasi nga, common sense na lang siya, guys. Nakalagay naman yung step-by-step kung paano mo siya gagamitin. Of course, uunahin mo yung cleanser and then toner, serum, and also yung cream. Kaya, without further ado, let's get move on to the review in 3, 2, 1! Okay, so ayan, para lang makita natin yung comparison ng aking face before and after using the product. So ayan guys, as you can see, yung face ko, kakaligo ko lang and dry siya. As in, super dry. Dahil nga, I stopped using skincare, kaya ganyan yung itsura ng aking face. Tapos ayan, meron akong mga acne dito. May dalawa kong acne. Ayan. And ang dami kong redness. Ayan, tapos wala naman akong acne dito. Acne marks na lang siya. And yan. Yan yung estado ng aking mukha, guys. And let's see on the next days kung mag-i-improve ba yung face ko using the product. Thank you.
napansin ko na super bilis niyang ma-dry. As in, super niya, ang bilis niyang mag-set sa skin ko, which is I really, really love. Kasi yun naman talaga yung gusto ko sa isang product. Ayoko talaga ng, alam mo yung, ang tagal niyang matuyo na, alam mo yung late ka na, eh, nandun pa rin yung skincare mo, hindi ka pa rin nakakatuyo ng skin. And also, hindi siya sticky, guys, which is importante din. Ayoko talaga ng sticky na skincare. Kahit summer or winter, ayoko talaga ng sticky. So, ayun, okay siya kasi hindi siya sticky. And also, hindi siya mabigat na pakiramdam. Hindi siya mabigat na skincare. So, yun yung unang-unang napansin ko sa skincare na to nung sinubukan ko siya. On our day 2, nagkaroon ako ng pimple dito, guys. Nakakaloka. Ayan, I think napapansin nyo pa rin siya. Nagkaroon ako ng pimple na nakakainis. Kasi itong week na to, kasi yung week ko before kong mag-men. So, ayan, kaya hello, hello world ang aking mga pimple. So, ayan, nag-sky. Tapos, dito sa bahay nga, nagsusuot pa rin ako ng mask kasi by this time, siguro na-upload ko na yun at napanood nyo na. Nagkaroon ako ng medyo ng pimple dito sa aking may right chin. Na maliit lang naman, as in maliit, hindi naman siya kasing laki nandito sa aking my nose. Tapos, yung dalawang pimple ko dito sa my left side naman is namumula na sila. So, parang paputok na sila. Gustong-gusto na nilang pumutok. And yung verdict ko naman, guys, dun sa product, nung day 2 na ginamit ko is, na-feel ko yung medyo nagtatight yung skin ko, pero super, super, super light lang. And then, napansin ko rin na medyo na-moisturize na din yung skin ko, guys. Hindi naman biglang-biglang na-moisturize, pero napansin ko talaga na medyo nag-moisturize na siya. And nagkakaroon na siya ng medyo glass-glass effect, pero hindi naman totally, wow, glass effect na hindi. Nagkaroon lang siya ng slightly glass effect dahil nga, na-moisturize na yung skin ko. On my third day, itong day na to, sobrang grabe. Kasi hindi ako nakatulog nito, guys. Tapos, ito pa yung sakto na day na nag-vlog ako. Tapos, basta parang ang stress ng itsura ko, guys. Hindi ko alam kung bakit, no? Kung kailan pa naman nag-vlog ako at kung kailan pa naman nag-re-review ako ng isang product is, basta, dumadaan talaga sa akin yung gano'n na skin na parang ano siya, parang pagod na pagod, haggard na haggard. And these past few weeks naman talaga, medyo stressful ako. Yung pimple ko, as in, grabe. Nag-hello world silang lahat. Yung pimple ko, guys, as in, talagang ito yung kasagsagan ng aking pimple. Itong araw na to, itong third day na to. Day 4. Nag-dry na yung pimple ko dito sa aking my chin part, dito sa left side. And yun namang nagtutubo dito na maliit na pimple is wala. Nag-stick on sa kung anong itsura niya. Hindi siya lumaki, hindi siya lumiit, hindi siya namula, hindi siya namute. As in, nag-stay lang siya ng ganun. Tapos, yung pimple ko dito is nag-heal na siya. So, nag-start na siyang mag-heal. Pansin ko rin, guys, is hindi na ganun ka-dry nga yung skin ko dahil nga sabi ko nga na-moisturize na siya and medyo nag-o-oil up na ulit yung skin ko. On my day 5 is, ayan, totally nawala na yung pimple ko, yung mga maliliit na bumps ko dito sa aking face. Aside dito, syempre, sa malaki kong to. Dahil syempre, ang laki niya, hindi siya ganun kadali mag-heal ng as in heal na heal. Pero, in fairness, lahat ng mga maliliit na pimple ko is nawala na sila, guys. Tapos, yung glass effect, nandun pa rin siya. Dito pala sa day 5, guys, is nag-add na ako ng sunblock and also eye cream. Kasi, feeling ko talaga kailangan ko na mag-sunblock. Kasi nga, itong mga moment na to, medyo umaaraw pa. So, nagpapaaraw talaga ako, guys. Kasi kailangan namin magpaaraw. So, alam nyo na yan kung napanood nyo na yung aking vlog. So, panoodin nyo na kung hindi mo alam kung bakit. So, ayan, kailangan ko talagang mag-add ng sunblock. Tapos, nag-eye cream na din ako, guys. Kasi lately talagang hindi ako nakakatulog ng maayos. As in, lagi akong puyat. So, napapansin ko sobrang nag-iitim ng aking dark eye circle. On our day 6, padry na ng bonggam-bongga itong napakalaki kong pimple dito sa aking may ilong. Sobrang nabalanse niya yung aking skin. Hindi siya nag-o-oil ng sobrang-sobra at hindi na rin siya sobrang drying. As in, na-moisturize na ng maayos yung aking skin. And for our final verdict on our 7th day, which is today, guys. Ayan, kakatapos ko lang mag-skincare. And syempre, nag-ayos na ako ng konti. Don't worry, guys. Wala pa akong makeup. Sunblock lang po ito. Ayan. Bello tinted sunscreen po. Ah. So, ayan. On my 7th day, which is today nga, guys, is
ngayon ko na masasabi kung ano yung final verdict ko. Napansin ko guys na na-calm down naman talaga niya ang aking mga acne. Ayan, talagang, alam mo yung mga pimple na gustong mag-umpisa is hindi na siya tumuloy. Tapos yung mga pimple ko na existing na is talagang na-calm niya. Pero syempre, itong malaki kong pimple, hindi naman niya kaya siguro agad-agad. Wala namang... isang korap mo lang is wala na siya, di ba? Para siyang naging pantal na lang or kagat ng lamok. And after niyan, guys, I know my skin. After niyan, as in, totally mawawala na siya. So, most important is na balik niya yung moisture ng skin ko. Kasi nga, super, super, super dry ng skin ko bago ko siya tinry. And ayan, na-moisturize na ulit ang aking skin, which gives me a little bit glassy effect, yes. Basically, hindi naman ganun kalalim yung nakita ko sa product na to. Kasi syempre, 1 week pa lang naman guys. Ano bang ina-expect natin sa 1 week? Syempre, hindi naman agad-agad, boom! Agad-agad is okay na agad yung skin natin. Kasi 1 week ko pa lang siya tinatry. Kalma, di ba? Skincare video ko about SOMEBYMI na 30-day miracle. Di ba medyo nainip ako sa effect niya? Kasi nga, syempre, 30 days miracle. Ano ba te? So, syempre, hindi siya agad-agad magbibigay ng effect. Nagustuhan ko yung effect niya sa akin. So, I expect na ito is maganda rin yung maiibigay nila sa akin. Irarank ko sila by order kung ano ba yung pinaka nagustuhan ko sa kanila. Magsimula muna tayo sa 4th place, guys. For the 4th place is itong cream. Kasi, although lahat guys, ha, don't get me wrong, lahat is okay sila. They work well on my skin. Pero syempre, palaging meron tayo lowest and highest, di ba? So, for me, yung pinaka-lowest sa akin, not necessarily as in super lowest na ayaw ko siya. Basta yun, nagigets na yun. So, yung 4th place natin is itong ating cream. Kasi guys, you know me, hindi naman ako maka-cream na tao talaga. Kung papipiliin talaga ako, I am more on soothing gels. Although, itong cream na to guys, ha, cream siya, pero pag inilather mo siya sa skin, is medyo nagwa-watery siya, which is nice din. Pero ayun nga, hindi nga ako more on cream na tao, maka-cream na tao. So, siya yung aking number 4. And let's move on to number 3. Third place ko is itong gel cleanser. Kasi, guys, hindi naman ako masyadong maarte pagdating sa gel cleanser. Kasi kahit na anong cleanser ginagamit ko, kahit nga anong sabon sa banyo makita ko, yun na yung kinikiskis ko sa mukha ko. Hindi ako masyadong picky when it comes to gel cleanser or when it comes to face cleanser. So, anything under the sun is pretty cool. So, okay ako kahit na anong gel cleanser or any cleanser na ginagamit ko. Okay lang. And then, ang ating second place is itong serum. Kasi guys, hindi naman talaga ako makaserum na tao. Kumbaga, nagsiserum lang ako kapag ka meron. Pero kung wala, hindi ko siya bibilhin, ganun. Hindi ako makaserum na tao, hindi ko alam kung bakit guys eh. Kasi hindi ko naman siya nakasanayang gawin. Lately ko lang talaga nakilala na kailangan palang mag-serum or mag-essence or mag whatever, ano mang tawag natin dyan, basta ayan. And finally, ang pinaka-favorite ko sa mga products na to is itong aking toner. Kasi kilala na naman ako, super super love ko ang mga toner guys. Aside of nakakapag-balance nga siya ng pH balance ng ating skin, is also it will helps us ma-double cleanse ang ating skin, di ba? Every night, kapag ka the whole day kang nagtrabaho, magwa-wash ka ng face, gumamit ka ng cotton pads dito sa toner, madodouble cleanse siya, makikita mo pa rin yung mga excess dirt na hindi nakuha ng ating facial cleanser. So, I super super love toner. Kaya, with all these 4, super super favorite ko yung toner talaga. Tsaka napansin ko, every time na ina-apply ko siya, siya yung agad na nagbibigay sa akin ng wow, glass effect eh. So, ganun. Yun yung napansin ko sa kanya, which I really really love. So, ayun guys, that's it for today's video and I hope you do like this video and sana meron kayong natutunan sa aking shinare ulit sa inyo. Again, thank you so much for watching. Don't forget to give me a thumbs up if you do like this video. Comment down below kung meron kayong question, video suggestion, ayan, kung meron kayong mga video recommendation sa akin. Don't hesitate na mag-comment down below kayo dyan at gagawa natin ng paraan na magawa natin ng video yan. And also, subscribe if you haven't yet. Click that bell button beside para palagi kang ma-notify every time na mag-upload ako ng bagong video. Again, maraming maraming salamat guys. And please, please, keep safe everyone. God bless!